Yes, magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo ngayon kasi bisitahin natin yung bahay ni Mami D. At alam niyo po mga kabayan kung sino yung nanonood o nakapanood doon sa isang masipag at magaling kumanta, mag-rap, si Edie Boy. Isa sa gumawa o labor natin ngayon dito sa bahay ni Nanay D. Kaya tara, puntahan natin at kumustahin natin si Edie Boy. Wow, hindi lang talaga ang pagkakanta, pagkukumpos ng kanta, no, pag-aalaga ng kambing, pagbubukid, pati pagkukonstruction po mga kabayan ay ginagawa na ni Edie Boy. Lahat po, kumbaga, wala nang pinipili si Edie Boy, basta pagkikitaan, ginagawa ni Edie Boy yan. Hello Edie Boy! Hi Mom, maganda nga po. Tumayo ka nga dyan. Ay, nakatayo ka na pala, malalim lang yung hinuhukay mo. Wow, na-miss kita Edie Boy, kumusta ka naman? Ayos lang po Mom, ayos lang naman po na makakatulong yung tinulungan nyo rin po. Tutulong din po tayo rin. Tama. So, syempre, malapit na naman dito sa bahay mo, eh, wala ka naman pang ginagawang iba, dito muna kayo, no, Edie Boy? Opo. O, kumusta ang pagkakanta natin? Yun po, ma'am. Minsan, nagpa-practice po, ma'am. Nagpa-practice? Opo, minsan po. Hindi, ma'am. Minsan, busy sa trabaho. Sa trabaho? Opo, ma'am. Balita ko, malapit ka na aakyat sa stage. Opo, ma'am. Sa graduation po, ma'am. Ha? Graduation. Kailan ba ang graduation mo? 2022 po. Ay, 22 po. Ah, si ano kasi February, mga kabayan, 22. Bukod sa pagtatrabaho, pag-alaga ng kambing, no, sa buhay, may pamilya, nag-aals din po siya. Tama ba ako, Edie Boy? Tama po. Ayan, nag-aals siya. Tapos, gagraduate na siya itong March? 22 po. 22. Opo. O, March February. 22 po, aakyat na ng stage. Saan ka ba dadaan? Sa harapan ng stage o sa likod ng stage? Doon sa ano po, sa harap ng stage. Ah, sa harap. Sa po. Akala ko doon ka gagraduate sa likod ng stage. Hindi pala nakapasa. Aakyat. Aakyat? Opo. Wow, kita mo yun naman mga kabay. Napakasipag, oo. O, diba? Walang imposible kahit may pamilya na basta diskarte at sipag lang. O, pero yung mga kabayan, gagraduate na si Edie Boy ng ALS. Tapos, sunod niyan, ano ka na? High school? Opo, ma'am. O, college na? Anong? College, ma'am. College na? Opo. O, ano bang kurso mong kukunin mo? Wala pong kurso, ma'am. Kahit ano po. Kahit anong trabaho mo, papasokan. Sa TISDA na lang kayo mag-aaral? Parang ganon? O, parang ganon po. O, ano bang kahiligan mo? Kahiligan ko po. O, yung hilig mo? Kahit anong pong trabaho, pwede na pong mapasokan basta company. Wala naman kasing kursong all around. Kumpara sa mga produkto ng mga ano po, taga ano ka lang ng computer doon sa loob ng ano po, o taga assist. At ano ka, parang IT? Opo. Ah, mag-IT ka. O, tama yun. No? Opo. Para pagsabayin yung trabaho, yung sipag, yung pag-aaral, o magbubunga din alang-alang sa pamilya mo, Edie Boy. Opo. Buti na. Pinayagan ng teacher na mag-working student na lang. Para makagawa sabay, makapag-aral. Module. Opo. Tapos nagmo-module pa sa mga kabayan, ha? Magmo-module, minsan aabutan ko dito, nagsasagot sa mga test paper niya, yung mga module, no, nagsasagot si Edie Boy. Tapos na, yung exam. Yung isa po, tapos na po, naipasa. Tapos na yung module mo? Opo, yung iba, isa po. So, meron na naman po. Meron na namang sasagutan? Opo. Tapos binabalik nila? Pagkatapos yung sagutan, mga ilang araw binabalik na, pinapakita na sa inyo kung ano yung tama o mali na sinasagutan nyo. Alam yung score, parang ganon. Opo, makikita mo naman po doon sa card. Na kung may card na din. Opo. O mamay, ipakita mo sa akin, ha? Opo. Doon kuhusgahan kung ano ang magiging kurso mo. Malay mo, yung mga grades mo doon ay pang doktor. Pang... Doktora. pang tawag nito, pang doktor, pwede rin konduktor, pwede rin doktor wakwak, o mamili ka na lang doon, Edie Boy. Opo. O mga kambi mo, kumusta? Ha, nakatali po ngayon, ma'am. Nakatali saan? Nakasuga po doon sa mga
ang palaya ng ano po. May dating yung palaya. Oh, malalaki na? Mga buntis na? Oh, malaki po yung tiyan. Sino nakabuntis? Sinong ama? Yung may-ari. Magtapat ka sa akin, Eddie Boy. Bawal na magsinungaling. Bawal magsinungaling. Yung may-ari po. Oh, sige, pagbutihin mo yung trabaho mo, Eddie Boy. Opo, ma'am, hanggat kaya po, ma'am. Ha? Hanggat kaya po. Huwag kakayanin. Opo, hanggat no? Magpaamay kamay. Kahit hirap. Opo. Pag walang choice, kailang kakayanin. Kasi lalong mahirap. Pag yung iindahin mo yung hirap, anong pabiling pagkain? Tulad nga ng kanta ko, kahit na mahirap ay kakayanin. Oh, para mawala yung ano mo, para maibsan yung pagod mo dyan habang gumagawa, kailangan nagra-rap ka freestyle. Freestyle rap po. Sige po, freestyle rap po. Kahit na mahirap, kakayanin ko. Basta magsipag para sa pamilya ko. Magbanat pa ng buto, kinakaya ko na to. Hirap man ang pagod, lahat ng makakaya. Kinakaya ko lahat, magbuhat na ng pala. Alam ko na lahat, kinilala ng iba. Mahirap lang ako, pero tanggap ko nga. Kahit merong isang anak, merong pang asawa. Alam ko na, kahit minsan ay naging malabo. Lahat ng mga araw, tanawin at kaapon, kailangan gawin. Kailangan tiisin, kailangan abutin ang mga pangarap ko. Balang araw makakamit ko to. Balang araw makikilala ng isa rapper nga pala, Eddie Boy de Mesa Kinila. Isang rapper na ngayon ang aking kabuhayan. Tutulong din ako para sa ating bayan. Magpapasalamat po tayo mga kabayan. Sabay tayong sasaludo kay Lori Aquino Talita. Ayan nga pala siya, andang sumuporta. Di niya na tayo pinabayan, di rin kumaliwa. Andanang ituwid mga kapagkakamali sa bawat na isa. Naiirapang Pilipino, andyan pa rin na laging tumutulong sa mga kapong mabubuti. Salamat nga pala, di niyo kami pinabayaan. May mga kabataan na naiirapan. Kayo lang ang sumalo, kayo ang nagtaas. Kinilala sa Pinas, Lori Aquino Talita. Nagbibigay na ng tamang lakas. Ito na ngayon yung buhay ko na balikan. Di pa rin nagpapa-afekto kahit minsan nakilala ng ilan. Oo, malupit pag bumanat ng rap. Di pa rin ako kasi nagpapanggap. Masyado kong tinanggap ang hirap ng buhay. Marami nga pala, ito ang akin na patunay. Kailangan ko sipagin, kailangan magsipag. Kailangan magbalat pa ng buto. Para sa mga magulang ko ay makatulong din ako. Salamat na pala, peace. Dito ko na iba. A few moments later. So ayan po mga kabayan, nagtatrabaho si Eddie Boy, pero yung obligasyon niya, hindi niya nakakalimutan tuwing break time. No, halimbawa, nagtatrabaho siya mga kabayan, nagko-construction siya. So merong pahinga, isang oras, no, or kalating oras. So ang ginagawa naman niya, sinisilip-silip niya yung mga kambing niya, yung mga kambing na pinapastol niya. Tapos sinisingit niya ang pagsasagot ng kanyang module. Kaya tara mga kabayan, puntahan natin muli si Eddie Boy dito. Eddie Boy, hello! Hi, ma'am! Wow! Nandito na naman kayo sa mga kambing nyo. Ang tataba! Ang gaganda! May itim, may puti, may brown, may skin tone. O, diba? Halos lahat ng kulay ng kambing nandito, meron ka na. Anong ginagawa nyo? Nagmumodule po, binabantayan po sila. Nagmumodule habang binabantayan mo, opo, habang nagpapastol? Opo, malapit na po kasi yung oras na mga 5 or 4 para yuwi sila sa taanan nila, sa kubo po nila. Wow, may sarili silang kubo. Opo. Kailangan busugin muna, pagsapit ng alas 5, iuuwi mo, ilalagay sa kubo. Ano pang ginagawa nyo? Painumin po sila, tapos yun na po. Kahit nga nung gawin mo sa bahay, maghugas ng plato, magpagluto, makatulong sa asawa po. Yun po. Wow! Kaya pala ang tataba ng mga alaga mong kambing. Kasi kahit gaano mo kabisi, Eddie Boy, talagang tinututukan mo. No, binibigyan mo ng oras para magpastol. Kaya ang tataba nila, ang gaganda ng katawan. Mga buntis? Buntis po, tapos ano po yung... Ito po, ewan ko kung buntis po yata. Mukhang buntis nga. Kasi kung busog siya, pero sobrang laki naman ng tiyan niya. Tapos itong itim. Opo, ma'am. Plus ito. Opo, ma'am. Yan, hindi po yan, ma'am.
Ay, hindi pa. Oh. Yung isa, buntis na. Iisa lang ang lalaki. Oo, oh, isa po yung lalaki. Ang tataba. Pati yung tatay nila, mataba din. O, kumusta pala ang pumumodule mo, Eddie Boy? Maayos din naman siya. Senior ay po, school. First semester nyo. Opo, second quarter. Second quarter na yan. Opo. Wow. Paano mo nakakayanan, Eddie Boy? Pinagsama-sama mo na lahat. Kailangan pala may kanta ka, may team song ka sa sarili mo. Opo. Na grabe, pinagsama-sama mo na lahat, trabaho, no, pagpapastun ng kambing, bukid, lahat, pamilya, lahat na. Paano mo na kayanan o pinaghati-hati yung oras na yon para mabigyan mo ng panahon itong mga ginagawa mo, Eddie Boy? Kailangan po, lagyan po ng tamang oras or tamang ganito po. Yung kunwari, umaga, may trabaho, magtatrabaho. Tapos pag-apon, kung wala nang gagawin din sa bahay po, yun po, mag-uwi muna ng kambing. Tapos painumin ng tubig, painumin ko sila ng tubig po, tapos bigyan ko ng asin para mataba sila. Tapos pagkatapos nun. Isa din ba sa sekreto yung asin? Opo, para tataba po sila. Ganon, pangpataba yun. Hindi sila nang magkakasakit, hindi sila magkaka-UTI, maalat yung asin ah. Suka po, mamamatay sila sa suka. Sa suka? Opo, tsaka sa ano, sa piris. Baka naman hindi tatagal yung mga kambi mo, magkaka-UTI, magkakabato sila sa asin na pinapakain mo. Gustong-gusto po naman nila po yung asin po. Tapos yung, minsan sekreto din, lagyan para di maubos yung asin na binibili mo. Ilalagay mo po doon sa galon. Bechen, nilalagyan mo pa? Hindi na po. Mamatay na po sila. Para katayin natin, hindi na natin kailangan maglagay ng sangkap. Nandoon yung bechen, nandoon na yung asin, kompleto na. Para pag ilaga mo lang, may lasa na. Pero ipa-check up mo yung mga kambing mo, ha? I-sure mo yung mga kidney niyan kung wala bang tama. Dahil ilang buwan na yung pinapakain mo pala ng asin. Tinitignan ko rin po yung mata nila kung putla or... O, bakit kung maputla ang mga mata nila, anong gagawin nyo? Nung pagputla po, kailangan mo po yung paano po painumin ng maraming tubig. Tsaka dehydrated sila. Opo. Kulang sa tubig. Opo. O, paano? Paano ang tubig dito? Dahil alam ko napaka-sadlak o suntok sa buwan yung pagkuha ng tubig dito, Eddie Boy. Minsan po kasi, minsan nagpapadala po ako ng 15 pesos, mag-iigib po yung... Kung sino yung mag-iigib dyan? O, nagpapasabay po ako. Magbabayad na lang? O, po, 15 pesos po, padala ko po. Sabihin ko, pag may pera lang ako, doon ko i-gas yung motor nyo. O, kumusta? Tapos ka na mag-sagot? Ito po yung sagot po. Kinokopya pa lang po. Gawin to. Parang reviewer lang pala yan, Eddie Boy. Opo, ma'am. Tapos tatandaan mo para pagdating ng exam, alam mo na ang isasagot. O, isusulat po rito yung sagot. Gagayain ko po to. Ito po yung salitang ano po. O, ang wika ay ang pangunahing... Pangunahing. Sila po kasi mga kabayan, wala silang itch. Tama ba? Opo. Wala kayong itch? Kapangpangan po kasi. Kapangpangan, walang itch. Pero pag sa school, kailangan kumplituhin mo. Ganun din pag nagsulat ka. Halimbawa, kahinaan. Ang isusulat mo, kainaan. Tanggalin mo yung litrang itch. Basahin mo, abay. Sige, basahin mo. Oo, ang wika ay... Oo, ang wika ay ang pangunahing instrumental ng komunikasyon at napakaalaga nito para sa pakikipagtalasa. No? Tarastasan. Opo, dahil kung wala nito, wala tayong maigagamit na kasangkapan para sa pakikipag-usap sa kapwa nating tao. Yan po ang sagot niya po. Gawin po. Gawin one po ito po. Wala namang mali doon sa binasa mo. Kulang lang talaga ng isang letra. No, talagang inaalis mo. Siguro tinatamad ka na. Kaya tinatanggalan mo ng isang letra. Sa dami na binabasa, bawasan natin isang letra para madaling matapos. Pag halimbawa, gayahin. Ang basa ni Eddie Boy, gayain. Ganon.
natin. Unang vlog po natin ni Indie Boy po mga kabayan. Talaga nakitaan naman natin yung talino, yung sipag, yung determinasyon sa ginagawa, no? Kumbaga, wala siyang oras na pinapalagpas. Talagang gumagawa siya ng paraan. Tama yung ginagawa niya kasi may pamilya na, may isang anak na, so hindi kailangan ay tatamad-tamad, no? Kailangan kumilos, dublikayod, habang bata pa, gumawa ng paraan para pagdating ng panahon na mag-aaral ang mga anak niya o managdagan ang anak niya, kayang-kaya na niyang paaralin din para kahit papaano ay mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak niya. At hindi lang si Edie Boy nag-aaral mga kabayan, pati yung wife niya, yung misis niya, nag-aaral din. No? Anong grade ng misis mo, Edie Boy? 11 po. Grade 11. So parehas lang naudlot yung pangarap o naudlot yung pag-aaral nila, pero hindi nagtatapos doon, no? Ay pinagpatuloy pa rin nila yung kanilang pag-aaral sa kabila ng buhay nila na may asawa na. So tama yon, basta wala nakasagabal, no, at kaya gampanan ang mga obligasyon, pwedeng isingit, pwedeng gawin, pwedeng tapis-tapyasin yung mga oras para doon sa mga obligasyon na mabigyan ng panahon para doon sa patungo doon sa mga pangarap nila. Naalaga mo, Edie Boy, hindi ka ba tapos diyan? Nagtatanong na nga po. Kasi na po, uhaw na kami. Oo, na po sila sa tubig nga po. Kung may marunong nga magsalita, nakakapagsalita po yan na. O bakit? Kung marunong, anong sasabihin nila? Iuwi mo na kami, hapon na. Baka sasabihin po yan eh. Anong isasagot mo rin sa kanila? Tara, uwi ko na kayo para makainom na kayo ng tubig, makaginawa kayo. Okay, sige. So ibig sabihin, pag natapos mo yan, iuwi mo rin to at painumin mo ng tubig. Opo, tapos okay, po. Sige. Tapusin mo muna and then let's go. Ano nangyari sa card mo, Edie Boy? Ink ba yan? Ano po, kape po. Nag-kape po ako. Tapo, bakit napunta yung kape dyan? Ano po yata ng malikot na bata po, yung anak ko po. O tapos hindi na maalis yan? Hindi na po. Ito po yung LRN ko. Tapos, yung number. Opo, tapos ito po yung Edie Boy. O, sabi mo sa teacher mo, itong Edie Boy, palitan mo ng Edie Girl. Ha? Edie Girl. O, tapos itong male, palitan mo ng female. Para magmukhang babae po na. Oo, oh, ganun, ha? Ito po yung mga grade ko po. Wow! Line of 8 lahat, may line of 9 pa. Pang-abogado itong grades mo, Edie Boy. Naragyan nga. Oh, pang-doktor, pang-abogado. Bigatin pala ito si Edie Boy. Malayo ang mararating mo, boy. Ingatan mo, ha? Kasi importante itong LRN mo. Halimbawa, kung ito na talagang LRE mo mula nung nag-school ka hanggang matapos ka, ganyan na. Opo. Nandito na po sa dapat diploma. Kabisa. Ah, mayroon to nandoon. Opo, diploma po. Pero sana mapalitan pa itong ano. Magbibigyan lang po yata ang bago yung teacher. Kasi third grading pa lang to, wala pang fourth, di ba? Opo. Sa susunod, ha? Ingatan mo. Opo, ma'am. Okay, katulad nito, punta ka sa sumag, pa-enroll ka. Saan na yung card mo, Edie Boy? Anong nangyari? Talagyan po. Yun nga po, baka magalit sila. Pinabayaan mo yung card. Pinabayaan mo yung card? Imbes na makapasok ka sa entablado, wala na? Malayo pa naman po yung ano ko. Kardigado. Pag mayroong mga bata, halimbawa mayroong mga importanteng mga bagay, alam naman ang bata, hindi nila alam, okay. Ang gagawin mo, kumuha ka ng mura lang naman yung brown envelope. Okay. O ilagay mo doon, tapos siksik mo doon sa bubong ng bahay mo para hindi maabot ng bata o itabi mo sa gilid. Okay. Yung mga importanteng bagay, ha? Opo. Okay. Oh, galing pala mga kabayan, biro nyo, pinagsabay-sabay lahat. Pero nakakuha pa ng mataas na marka sa kanyang pag-aaral. Yan si Edie Boy, no? Talagang matibay ang loob. At thank you.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hey there. Subscribe to my channel. And also Lori Aquino Talita, mabuti ang puso. Di kayo ahayaan, tutulong sa mga kababayan.